Magandang buhay muli mga kasamang guro. Ito na naman po tayo para sa part 2 ng ating How to Perform the Physical Fitness Test. Muli, pasensya na po kayo sa aking camera at medyo malabo. Ayan, muli pagtsagaan nyo. Salamat po pala sa mga nag-subscribe na. Sa mga hindi pa, still have the chance. Sorry, joke. Pwede po mag-subscribe din tayo. Okay? Ayan po tayo. Start po uli tayo mga kasama, mga kamape, mga kaguro. So, how to perform the physical fitness test. So, last week po, or last time, oh yes, last week, on our last video, nilay ko pong discuss sa inyo kung paano pagkuha ng BMI, and then the Zephyr test, sit and reach. Okay, so those are the three po na na-discuss natin last time. So, sa mga hindi po nakapanood, you still have the chance, just visit my channel, Jerry Cuenca. Mapanood nyo po yan. And then, the introduction. Kasama na po doon yung DepEd Memo or DepEd Memo itself po. Okay, diretso po tayo. So, let us go to cardiovascular. Pero bago po yan, mga kasama, introduce ko din po muna sa inyo kung paano ang aking ginagawa na pagkuha ng resting heart rate. Ayan. So, kulang ng salitang rate. Okay. So, resting heart rate. Ayan. So, ito po ay paraan ko. Share ko lang sa inyo. And then, pwede po kung may ibang paraan. Hindi po inyo sundin. But then, ito po yung aking ginagawa para at least kahit paano ay pwede ko sabihin na valid ang aking pagkuha ng resting heart rate. So, I have 3 steps po. First one, locate the radial pulse. So, sa akin po kasi, mas prepared yung radial pulse kesa po dun sa carotid. Okay? Kasi sa carotid, minsan medyo malaman. Saka pagka gumalaw na, ayan, medyo nawawala po yung pulso. Hindi natin agad mabilang. But in radial pulse, mas madali po nating makuha. Okay? Ayan, kapagali sa camera. Oh, paano ba yung camera? Ayun. So, dito po. Sa may bandang baba ng thumb. Ayan, nakakuha po natin ang radial pulse. Okay, so pinagagawa ko po sa bata ay ganito. Pinapipikit ko po sila habang nagbibilang. So, step 1 ginagawa ko, locate the radial pulse, count the pulse for 60 seconds, then record it. So, 60 seconds magbibilang sila. There will be a certain person. Ang ginagawa ko po, ako, pinapipikit ko sila, and then pag na-locate na nila, I will say start, then start counting na po yun. Ako na po yung magta-timer, sila nakapikit. So, kung gagawin po nila sa bahay yan, ituro po natin na mayroong isang kasamahan sila sa bahay nila na pwedeng mag-time bago para po nila para po nila mabilang. Ayan. Pwede nanay, tatay, kapatid, sa pong magiging timer. Ang timer po, pwede naman pong cellphone, ganun, or velo. Okay? So, step 1 po tayo. Halimbawa, nagsukat po si bata, nakuha po niya ay 86 beats per minute. Record. Step 2. Locate the radial pulse again. So, by this time, they will count the pulse for 30 seconds. Excuse me po. So, they will multiply it by 2. So, example, nakuha ni bata is 46 beats per minute. Divide by at multiply by 2, ang nakuha niya sa second step or second try is 92 beats per minute. Okay, next po tayo. Step 3 or the third try, again the radial pulse, count naman po yun for 15 seconds and then multiply it by 4 para maging 60. And then yun naman po ang kanilang result. Ang example ko po dito is 21 multiply by 4, so 84 beats per minute po. So, yan po yung kanya nakuha. Next. So, ang gagawin po ni bata, i-record niya po yung result. Yan. 86 sa first trial or sa step 1, sa step 2 is 92 beats per minute. Sa third trial po is 84 beats per minute. So, the question is, paano po makukuha sa resting heart rate? Okay, or heart rate at rest. Ayan. So, ang kinukuha po natin is middle or the median. Yung pinaka-middle score, so siya na po ang kanya magiging resting heart rate. Okay. So, sa ating pong ginawang trial, ang first niya po is 86. Second niya po is 92.
And then, ang kanya pong sumunod is 84. So, 84 po ang pinakamababa. 92 po ang pinakamataas. So, panggitna po nito, yun po yung 86. Ayan. So, kumbaga ang gagawin po natin, i-chapwera si 92, i-chapwera yung pinakamataas na nakuha, i-chapwera yung pinakamababang nakuha, at yung panggitna, yun po ang magiging heart rate natin. So, mangyayari po natin ito, may isa pa po kasi eh. Eh, paano po pag nagkaroon ng sitwasyon na merong parehong result? Example lang po, nagkapareho sa results ng 1 and 3. So, yung pong magkaparehong yon, yun na po ang magiging resting heart rate nila. Okay, but then on our example, ang heart rate po ng bata is 86 beats per minute. So, ito po ay aking ginagawa para at least may 60 seconds siya, may 30 seconds, at may 15 seconds. So, sa inyo po, pwede ang gawin nyo, kung gusto nyo, tatlong beses na 60 seconds ang gawin, kaya tatlong beses na 15 seconds, tatlong beses na 30 seconds, nasa inyo po yon. But then, senior ko lang how I get the resting heart rate of my student. And please don't forget to let the student record it or the students record it on their notebook. Ang pinagagawa ko po, mismong doon sa part ng topic na yon, doon pinasusulat sa part ng notebook. At isa pa, doon sa bandang unahan, sa may hardbound. Misan yon, o kaya yung after the hardbound or pinakadulo, doon po pinapasulat sa kanila para at least from time to time na may magtanong or gamitin a certain exercise, alam po agad nila kung ano yung kanilang resting heart rate. Okay? So, yun po yung aking process. As what I have said, nasa inyo naman po kung gagawin nyo, susundin, but then I just have shared that one. Moving on, as what I have said, the cardiovascular endurance. So that is the 3-minute step test. So sinusukat po natin dito is the ability, o sinusukat natin dito is yung cardiovascular natin, yung tatag ng ating puso. Ayan. So it is the ability of the heart, lungs, and blood vessels to deliver or supply oxygen. Okay, so endurance may also refer to the ability of the muscle to do repeated work without fatigue. So, ang kailangan po natin dito, siyempre stairs or any box na matibay, upuan, ayan, na pwede pong tutungan ng bata, drum, clapper, timer, stopwatch. Kung wala naman po noon, pwede naman po tayo mag-download ng metronome, 96 beats per minute. Ulitin ko po, 96 beats per minute. Okay? So, procedure po natin. Ayan, isa-isahin po natin yan later on. So, dito tayo sa ano, sa second, sa letter B. Sa first one, at least one step away from the ano, sa stairs o sa tutuntunan ng bata. Sa letter B, pagka meron ka na 96 beats per minute na metronome, pwede mong i-play yon. Then, pag sinabi ng go ng partner mo, saka ka mag-i-start. Papaliwanag po natin yung sa bata. Pero kung papasinin yung procedure niya, medyo nakakalito. Why po? Sa first step, sa unang 4 beats, ang unang iaangat mo ay kaliwang paa, susundan ng kanang paa, sunod ay bababa ang kaliwang paa, ang panghuling bababa ay ang kanang paa. That is the first sequence. Sa susunod na sequence, ang iaangat nyo pong sunod ay kanang paa na. Then up with the right foot, count 1. Then up with the left foot, count 2. Down with the right foot. Ayan. So medyo nakakalito. Doon ang aming pong seminar, tinanong ko po, pwede po bang hindi na ganyan? Kasi baka malito yung bata. Kasi tinanong ko, what is the purpose of interchanging the steps? Or kung nauna sa first sequence mo ay kaliwa, pwede naman siguro kaliwa pa rin. Kasi po, ang naisip ko is yung ano po yung mas ginagamit ng bata. Okay? Kung saan po siya mas sanay. So, pumayag naman po. Kasi, sabi ko nga po, it is safety first. Kasi mas mahihirapan, lalo nung kapag grade 7, malilito yan. Ang unang nihakbang ko pataas ay kanan. Susunod na sequence ko, dapat kaliwa naman. Susunod, kanan. So, malilito pa ang bata. Okay? So, tinanong ko po yun,
wala man daw pong bagay. So yun po ang aking pinagagawa or ipagagawa din. So kung ano po yung dominant foot, kung tawagin po nila, kung saan siya po mas sanay. Okay? So after the exercise po, 5 seconds, kailangan malocate na agad nila yung radial pulse. And then, kaya po at least bago mag-start, locate na agad nila para pagkatapos po noon, madali na nilang malocate yung radial pulse susunod. So, ikakon po yun ng 10 seconds, then multiply by 6 para maging 60 po. Yung kanilang total record na seconds. So, at least, iba't iba po makukuha ng mga bata dyan. Okay? O, ito po yung process natin. Sa elementary, meron po tayong 8 inches na taas na stairs. Sa high school po or secondary, we have the 12 inches naman po. Okay? Ipaparinig ko po naman sa inyo yung metronome kung gaano po kabilis yung step ng bata. Ito po yon. Step up, step down, step up, step up, step down, step down. Step up, step up, step down, step down. Step up, step up, step down, step down. Okay? So, ganyan po kabilis ang kanilang hakbang. Hindi po nagmamadali. Hindi naman po masyadong mabagal. So, again po, that is 96 beats metronome. Ayan. So, papaliwanag po natin sa bata yon. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Papaliwanag din po natin sa bata na sa partner niya, dapat, ito na yon. Ready, set, go. Ayan. Then, start na kanyang timer. Kailangan 3 minute lang po yun. Huwag pong sosobra. Okay? May sample po tayo dito, mga kasamang guro. Ayan. So, first video. Napansin nyo po, sa first video na yon, nagkaroon po siya ng step right, taas, kanan. Sumunod na second sequence, kaliwa naman. No? Yung second video pa, panoorin po natin. Step up, step down. Yun, balik po siya ng hakbang. Kaliwa, kung sa palagay nyo po ay kaya nung bata, wala po tayong problema. Pero kapag hindi po kaya ng bata, still dominant foot po tayo to avoid accident. So napanood nyo po sa video kung gaano kabilis, kabagal, ayan. Okay? So let the performer get his heart rate for 10 seconds and then multiply it by 6. Then let the student record it. Kailangan po 10 seconds agad or within 5 seconds makuha po niya. 5 seconds mo, katapos na siya mag step test, kailangan within 5 seconds malocate na agad niya para yung interval niya hindi na siya nakakapahinga. Kaya 10 seconds lang po yung kinukuha natin para yung pamamahinga ng bata is hindi ganun katagal. So at least makukuha agad natin kung gaano ka siya per minute. Alright, then ayun, using our scorecard, record po natin yan. Nakalagay po dyan. Before the activity, may 86 po siya kasi yun ang kanyang resting heart rate. And then after the activity, he got 132. Ayan. So, minultiply po yun. Nakuha niya whatsoever. Sample lang po yan, mga kasama. Pwede po mag-iba't iba yan. Depende po sa ating mga bata. Again po, mga kasama, again, safety first po tayo. Okay? Safety first po. Mahalaga po maipaliwanag sa bata natin yan. Next, we have the push-up. Ayan. So, dito, strength and ability of the muscle to generate force against physical object. Okay, yun ang ating tinetest. Purpose, to measure the strength of upper extremities, shoulder, arm. So, for the tester, wag pong kalimutan ang mat. Okay, kailangan po yung mat ay ayos. Kung walang mat, okay naman po kung wala. Kasi, just in case lang naman po na bumagsak yung bata, may susuporta sa kanya.
pagka na-fall, may sasalo. Pero pwede na pong walang sumalo basta hindi siya ma-fall. Ano po? Okay, boys, magkaiba po ang format or paraan ng push-up ng boys at ng girls. Sa boys po, sige po, ipapakita ko rin sa inyo paano po ba yan. Okay? So, meron po tayo dyan na number or letter D. Maximum of 50 push-up per boys and 25 push-up per girls. Kapag naka-50 na siya, stop na po natin kasi wala naman tayong pagalingan. But then, for the record purpose, gusto talaga niya at kaya pa. Pero kung hindi na po, wag na pong pilitin. Baka sumakit ang katawan, ikaw pa ang masisi, teacher. Pinag-push-up po ako ni teacher ng matagal eh. Gusto po niya, maungusan ko daw yung aking isang kaklase. Ayun, napagalitan pa tayo. Okay, again, protect ourselves. Okay, eto po yun, mga kasama. Ayan, for the partner, kailangan i-make sure niya na naka 90 degrees yung arm. Papakita ko din po later. And, kailangan mabilang niya ng tama, kung kailan titigil. Ayan po. Titigil lang siya kapag nag-stop na. Okay, kapag hindi na kayang umangat. Kaya bumagal na masyado. Ayun po yon. Sa letter C po yan nandoon. Next, so we have different interpretation. Iba po ang panukat natin sa push-up boys, elementary. Kapag 21 and above, excellent. Okay? Iba rin po ang sukat kapag push-up boys, secondary. Kung titingnan nyo, 33 na yung excellent sa kanila. 33 and above. Sa babae naman po, elementary, 21 and above, excellent. Okay, sa push-up, sa girls naman, 33 and above, excellent. So, almost 33 lang naman po, 35, ganun, excellent. Huwag na po natin paabutin ng 50, medyo masakit na sa bata yon. Siguro, bihira na mga kating noon, in secondary, pwede, senior high school, pwede. But then, limit na lang natin. But for the record purpose, at kaya pa, okay, wag lang kinabukasan, absent. Masakit ang arms, masakit ang katawan. Kaya po sa ating scheduling, mahalaga po na hindi pinagsasabay kapag medyo mabigat po yung itetest po natin. So sa bahay po, again, tayo po ay walang face-to-face. Pwede po itong ipagawa sa bahay. I-re-record lang po nila, i-video. Ayan. O kung wala naman po, may witness, yun ang nanay, tatay, or kapatid, pinsan, kapitbahay, barangay, tanod, o kung sino man po. Ano po? Social distancing. Next, eto po. How is the proper push-up position done? For the boys muna po tayo. Okay? Check po natin. Paano ba ang proper position? Ayan po. Ah, nakaliyad si sir. Pasensya na po kayo sa aking pagmumukha. So, that's an X. Hindi po yan tama. Ikalawa. Ayun, nangunguna naman sa ibabaw ang puwet. Tcharan! Mali rin po yan. So, the proper push-up position is this way. Kung mapapansin po natin, straight po, pababa yan. Ayan, hanggang baba po, straight. Hindi po nakaliko ang tuhod ko dyan ha. Malaw-law lang po talaga yung aking short. Ayan. Straight po siya. So, that is the proper push-up position for the boys. Straight po siya all throughout. Okay, later po, papakita ko rin yung video sa inyo. Okay, we have for the girls naman. Ang girls ay kakaiba. Okay? Hindi po siya tulad ng sa boys. So, preparatory position, ayan. So, ang asawa ko po ang ginawa kong model para wala akong data privacy act na malabag. Ayan. Let the student have the push-up position pero lapat po yung kanyang katawan muna. Yung kanyang pong kamay, at least nakatapat sa shoulder. Okay? Next, number 2. Ipaangat nyo na po yung paa niya. Ayan. Pero paa lang pong maangat, ito po ay hindi. Okay? So, para po ma-achieve natin yung proper push-up position for the girls, and this it is. Ayan. So, kung mapansin po ninyo, straight po siya. Pagpasensyahan nyo na po ang likod ng aking asawa. Ako po, kanyan lang pinagbigyan kahit nasa po ay merong scoliosis. Ano po? Ayan. So, ganyan po yung proper positioning. So, kailangan po, straight po yung likod ng bata. Okay? Straight po siya. Alright. So, moving forward. Yan, tingnan natin kung paano mag-push up yung batang lalaki na to. Pangit. Ah, ako po yan. Try natin. Hindi siya masyado mabilis. Okay? Hindi masyado mabagal. That's first, second count.
bagong stop. Ayan. So, sabi ko po sa nagre-record sa anak ko, stop. Ayan. So, ganun lang po yun. Okay? Next, sa babae naman po, paano? Ayan. So, this is how you are going to do the push-up position for the girls. As what you have noticed, lying down. Yo! Ayan, bagya lang makaangat si ma'am kasi nga po may scoliosis siya. Pinilit ko lang po at ako naman kanyang pinagbigyan. Thank you, mahal. Ayan. So, ganyan po naman po ang sa girl. So, once na sila po ay hindi na makaangat, sira na yung cadence, stop na po yun. Stop na po yung counting natin. Then, after that, record number of push-ups. Ayan. Again po, if you have any question, I am very much willing to entertain it. I-comment nyo lang po dyan sa baba ng ating YouTube channel. At least, doon po tayo mag-uusap. Okay? Tanong nyo po doon. Yung, ano yung tanong? And then, as long as I can, sasagutin po natin yan. Okay? So, it has been recorded. 27 push-ups nagawa nung bata. Sample lang po yan. Eh, saan ba't may mga sulat pa yan? Ito na po yung discuss natin last time. Zipper test, sit and reach, ayan. So, sinulat ko pa rin po dyan. Pinatilo ko nakasulat pa. At least, record po ng bata yan. Sana hindi siya mawala. Ayan. Okay, continue po tayo mga kasama. Mga kasama kong guro. Let us continue. Basic plank. Ayan na po tayo. So, purpose to measure the strength and stability of the core muscles. Okay, so paano po ang gagawin? Ang atin po diyang equipment ay mats, any pwede po karton, stopwatch, ayan, or cellphone, relo, ayan. So paano po gagawin si basic plank? Assume a basic push-up position. Rest body on forearms with palms and fingers flat on the floor. Flat on the floor. Before fist. No, not closed fist, but flat on the floor. Again, flat on the floor, not closed fist. Legs are straight with ankles, knees, and thigh, blah, 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 blah. Pwede po nating basahin. Then, papakita ko po sa inyo kasi kung paano po siya ginagawa later. For the partner, ensure niya na tama yung position, kaya kailangan may ipaliwanag natin ng tama sa bata, paano yung tamang position ng basic plank at ipapaliwanag niya sa kanyang partner. Kailangan ganito ang position ko, pag hindi, sabihin mo sa akin. Ayan. So, sa tamang paliwanagan lang po, kasi nga tayo po ay modular or sometimes online, hindi natin kasama ang bata, but through correct and patiently explaining to them what they will going to do, they will execute it properly. Ano po? Nasa atin din po yan. So, nandyan po, mapansin po natin, give signal, make sure, yan, na kailangan straight po yung back, head, neck, to, yung tulad po ng push-up position kanina na hindi nakaangat yung puwet, hindi nakababa naman yung pandang chan. Okay. So, pagka po sila ay hindi na kaya, bumagsak na, stop. Kapag gumalaw, first warning. Second galaw, pak, stop. Okay, ibig sabihin po kasi noon, ngalay na. Okay, so na nakalagay po dito, performers, kailangan hindi na sila lumampas ng 90 seconds kasi mabigat na po yung para sa bata. Okay? Kasi tulad ng push-up at naka 90, nakahangalay na po yan. Baka, kaya pala hindi na, na natitinag yung bata, eh, na-sprain na, talagang tumigas na yung kanyang braso. Okay, wag na po. So, ang nakalagay naman po dito is 51 seconds and above. Excellent na po yun. Same record po tayo in all aspects. Elementary, secondary, boys and girls. Okay? All throughout po, iisa po yung ating standard. Okay? Paano po yan? Eto na naman. Si Sir. Tingnan natin kung paano gagawin ni Sir sa unang pagkakataon sa basic plank. Basic po yan kasi hindi po gumagalaw. Okay? Siya po ay stationary. Chef, pakita mo nga sa amin.
stop. Yun, stop na naman. Okay. Kung mapansin po ninyo, si Sir po ay na nag-position po muna na siya po ay taka steady push up position, lie on the floor. Okay, o, ulitin po natin. Steady lang po siya. Yo. Yo. Nang sumigaw siya ng go, o kahit partner ang sisigaw ng go, okay lang po. Stop. Ayun. So, set up position muna po tayo. Stationary po tayo. Position na parang magpo-push up. But then, ang kamay po niya ay kapantay po ng shoulder. Para pag umangat po siya, 90 degrees po yon. Okay? Kapantay po niyan. And then, kung papansin niyo po, tuwid din po yung kanyang katawan sa pag-angat niya. Okay? Ah, yan po ay walang mali. Okay? Let us check the next video. Ayan. So on that video, you have noticed that the performer suddenly after a few seconds ginalaw niya yung kanyang bat o yung kanyang pwede, gumalaw. So that's first warning. Kung second, gunalaw uli, second warning, stop the timer. And then nung bumagsak na po yung kanyang katawan, it's totally stop po yun. So mas maganda po sana, paliwanag niya sa bata, sa timer din, kailangan paliwanag niya kapag nagsumigaw siya ng go, start time po siya. Ayan. So, ganun lang po yun. So, sa online class, kung sakaling online, pwede nyo ipabideo sa kanila yan. Hindi man po yan masyado mahaba kasi mayroong mga application tayo na yung napapabilis natin yung record. Ayan. Hindi ko kabisado kung ano yun. Pero meron po ganung app. Ayan. So, that is how we are going to do the basic plank. Same process po tayo. Elementary boys, elementary girls, secondary boys, secondary girls. Okay? So, and then after that, i-record po natin yan. Ayun, basic plank. Sample is 90 seconds. Maximum na kasi yun. Kunwari, pinatigil na ni teacher. Stop na. Pero for the purpose, for the record, sabi niya, Chef, gusto ko po mag-break yung last year ko eh. Mapilit, pero kailangan alam ng bata ang kanyang kapasidad at isasabihin po natin yan. Always sabihin natin, anak, tama na. At least, hindi kita masasagot kapag nasaktan ka pa. Ayan. So, at least sa ganun paraan, medyo baka matinag naman yung bata. Ano po? Tamang paliwanagan lang natin yan, mga kasama sa pananampalataya at profesyon. Record, basic plank, 90 seconds. Ayan. Next, uy! Nasa part 2 na po tayo, skills related fitness. Wow. Ito po ay madali lang. Speed, the 40 meter sprint. Dati po kung papansin niyo, that is 50 meter sprint. Considering all the aspects from all over the country, kasi kasama po natin dito sa pagde-device ang mga taga-NCR, ang mga taga-ibang lugar. Mula region 1 hanggang region 17 ba tayo? Oh, 17 yata. Ayun. Ayan. Yun po. 40 meter po ang napagkasunduan. Kasi as of now po, wala nang ganoong kalaking space. Kasi ang sabi na 30 meter, medyo substandard na po yun. Ayan. So 40 meter dun po tayo nag-come up. Okay? So ito po, hindi ko na pinakita kasi madali lang naman po yan. So si-signal lang siya. After nung signal, kailangan po crouch position. Crouch po yung para pong pagka magmamaraton tayo. Pagka po tatakbo ng sprint, yung mabilisan. No? Ready, on your mark. Ayan, yung pong parang nakatuwad. Ayan. Set, magsambing go, takbo. Pero, 40 meter, medyo malayo po yun. Akin po ang ginagawa ko, gumagamit po ako ng clapper, yung yari sa kahoy, na ano, or sometimes whistle. Bili po kayo ng dolphin na whistle. Pero kailangan po talaga natin may whistle. So, whistle natin, pakinig po agad yun doon. Split seconds lang naman po kung magkaroon ng difference. Huwag po yung whistle na nasa payong. May hina lang po yun. Okay? Pag whistle,
start the time, takbo si bata. Okay, so ganun po yun. So again, safety po, paliwanag din sa bata. O baka sa tatakbuhan mo, maraming bata, maraming tao. Tumakbo ka, so kailan wala ng ano, tao. Huwag tanghaling tapat. Kasi nga po, nasa bahay sila. Kung walang space, huwag muna natin ipagawa. Nagkaroon tayo ng face-to-face, doon natin ipagawa. Sa school, nagkaroon ng time. Sa barangay, sa covered court. Ayan, kung makakalabas sila at hihingin ng pahintulot sa magulang at hindi na po under ng GCQ, ayan, so pwede silang lumabas or kung sa kanilang bahay, pwede, kanilang harapan. Ayun po, sukatin lang po nila yon, 40 meters. So, 40 meter sprint. So, at least, again, sabi ko po sa inyo mga kasama, tayo po ay safety first. Okay, record the time to the nearest milliseconds. Ayan. So, yung unang number po dito ay minute, seconds, and then the milliseconds. So, ito po yung ating timer. So, standard norms in seconds. So, boys, ganyan po nakalagay. Girls, yan po ang kanilang standard time. So, kung mapansin nyo po, yan po ay seconds lahat. Yung po mga whole number po dyan ay seconds. 6.1 hanggang 7.7. Ayan. So, pag naka less than sila ng ganyang ano, excellent lang po sila. Yan po ay hindi by level, by age po yan. Kung elementary siya at siya ay 13 years old na, yan po siya kabilang. Kung siya ay high school pa lang, tapos 12 years old, yan siya kabilang. Okay, boys and girls, differently. Okay po? Yan. So, that is the 40 meter sprint. Again po, questions, you can comment that on the below sa atin pong comment section. Then, I will answer that. Okay? Again, subscribe po. Salamat. Okay. Yan, record po natin 10.28 seconds. Ayun. Doon po siya. So, medyo mabagal po yung batang yan. Kapag ka po, nakalimutan ko, sa push-up, hindi kayang umangat ng bata, zero, okay lang po yun. Huwag po natin degrade. Sabi natin, hindi ko po kaya, okay lang. Kasi sinusukat naman yung ability mo. So, that is our time. Pasok tayo doon. Ano ang pwede nating gawing intervals? Or, ano ang pwede nating gawin para lumakas si bata? Para makapag-perform siya sa susunod sa third quarter ng kanyang push-up. Dito rin po, ganun. Kung mabagal siya, siyempre, hindi siya tatakbo. Or, huwag natin masyadong pabilisin. Ayan. Kung hanggang nun lang, kung hanggang saan lang kanyang total na bilis. Okay? Safety first na rin po tayo. Lalo na kapag ano yan, mabato, ganun. Safety first pa rin po. Always po tayo. Ayan. Next po tayo. Uy! Mga kasama, medyo matagal na tayo, no? Naka 30 minutes plus na tayo. So, we still have ano po, things to do or things to record na video para sa inyo. Marami po yan. Standing long jump, start balance stance test, stick drop test, hexagon agility test, juggling. Siguro next video ko po ulit, ano yan, kasi masyadong mahaba, baka malito na kayo, mahirapan na, maantukin. Ayan. At saka lalaki po yung ano, space po natin. Minsan mahirap mag-download. Ayan. So, don't forget lang po. Subscribe. Salamat. So, any questions, comment lang po sa baba. Muli po, magandang araw, magandang buhay. Keep safe everyone. God bless us all. Thank you. Goodbye.